invest ang 1,000 pesos mo upang lumago? Hello! Sa video na ito, sasagutin at iisa-isahin natin paano nga ba i-invest ang 1,000 pesos para lumago kahit anong sitwasyon mo sa buhay as long as seryoso ka na matuto at mapalago ang pera mo. By the way, thank you so much po sa support nyo sa YouTube channel ko at may isa po akong video na humakot ng maraming subscribers, views at comments. At ito pong videong ito ang ating sasagutin. Ang title po niya is Paano Invest ang 1,000 pesos upang lumago. Okay, so magpakilala muna po ako. Ako po ay si Esperanza, SP ang tawag sa akin ng family ko and friends. At isa po akong single mom, OFW, financial educator, certified associate financial planner, senior marketing director of IMG and licensed underwriter. So, simulan na natin. Ano nga ba ang investing? Ang investing ay isang paraan po ito ng pag-iimpok o pamumuhunan na inaasahan mo lalago sa pagdaan ng mahabang panahon. So, ito po yung pagdating sa pag-iinvest, kinakailangan po dyan na magdalaan tayo ng oras. Kasi hindi po natin masasabi kung kailan nga ba, alright, na lalago yung pera natin. Pero kung maunawaan mo ang tamang pag-i-invest na kasabay niyan, yung paglago ng pera mo, ay doon mo siya ma-appreciate. Kaya naman, you are so lucky kasi nandito ka sa ating presentation para malaman mo ano ba yung investment, ano yung mutual fund, ano yung mga benefits, paano ka makakapag-open ng mutual fund para mapalago mo yung 1,000 pesos. At here we go, okay? So, bakit nga ba kailangan mong mag-invest? May dalawang reasons bakit kailangan mong mag-invest. Okay. Number one is achieve your financial goal. And number two is to beat inflation. Alam mo ba, noong January 2024, ang inflation rate sa Pilipinas is 2.8%. Kung makikita mo dito sa graph, okay, noong last year, January 2023, umabot yung inflation rate ng 8.7 at unti-unti siyang bumababa or actually bumaba na. Ngayong January 2024, naging 2.8% na lang according sa Philippine Statistics Authority. Ngayon, ramdam mo ba yung pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin at mga services ng ating gobyerno? Parang hindi naman, di ba? So ano yung dapat mong gawin para mabit mo itong inflation na ito? Imagine mo na kung maglalagay ka ng pera sa banko, magkano yung interest nito per year? 0.125% lang, di ba? So, mabibit mo ba yung inflation? Malalabanan mo ba yung inflation? Hindi. Ngayon, ano yung tamang paraan okay, para mabit mo yung inflation at ma-achieve mo rin yung financial goals mo? And alam mo ba noong 2010, ang presyo ng bigas, okay, kapag meron ka ng 21 pesos or 25 pesos, makakabili ka na ng isang kilong bigas. Pero noong 2020, ayan na, biglang taas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Imagine mo ha, naging 55 na kaagad. Eh ngayong 2024, okay, na ikukwento sa akin ng mga kapamilya ko nasa Pilipinas na 70 pesos up to 80 pesos na per kilo. Wow, grabe talaga. So paano mo ito malalabanan? So, where do you spend your money? Siyempre, kumikita naman tayo kahit papaano. Alam mo ba na yung pera natin, dito lang natin dinadala sa tatlong categories nito. Except na kung halimbawa may sakit ka, kailangan mo ng medication or maintenance. So, usually, ang ating sweldo, ginagastos sa pagkain. Katulad sa Pure Gold, San Miguel, Shakey's, and Jollibee. And then sa utility, syempre tayo ay nangangailangan ng mga serbisyo katulad sa tubig, kuryente, internet, gas, gasolina, whatever. And entertainment, tayo mga Pilipino, mahilig tayo pumunta sa malls, mag-entertain, entertain yung sarili natin o kaya yung loved ones natin. So saan tayo pupunta? Di ba pupunta tayo sa malls? O kaya SM, kabi-kabila SM na sa Pilipinas, di ba? Kahit saan kang pumuntang probinsya, hindi mawawala ang mga malls. And alam mo ba, okay, huwag kang mag-alala kung dito natin nadadala yung pera natin. Pero ang good news, alam mo ba, itong mga
Itong mga companies na ito, itong mga gigantic companies na ito, mga sikat na companies na ito, pwede mo yung pagkakitaan. Yes, tunay yung narinig mo mula sa akin. So, paano? Paano mo siya pagkakitaan? O paano ka mag-earn ng passive income? Siyempre, through IMG, na ang IMG ay may mutual fund na affiliated. Okay? At dito mo malalaman saan mo ba pwedeng ilagay yung 1,000 pesos mo. By the way, so makakapag-invest ka o pwede mo palaguin o invest ang 1,000 pesos mo once na IMG member ka na. Maya-maya, explain natin kung paano. Okay, panoorin natin itong short video na ito. Okay, si Ping and si Pong. May dalawang magkaibigan, si Ping at si Pong. Pareho silang masipag at matalino kaya naman sa edad na 22, nakakuha sila ng magandang trabaho. Pagdating ng sweldo, si Ping laging naghahanap ng mapag-iinvestan. Si Pong laging naghahanap ng gimmick. Si Ping nag-iinvest sa iba't ibang bagay. Si Pong namimili ng iba't ibang gadget. Ganito lagi ang gawain ng mag-best friend every month, paulit-ulit, walang mintis. Nakahanap ng magandang investment si Ping na nagbibigay ng 10% compound interest every year. Ginawa niyang ugali na magtabi ng 2,000 pesos a month para dito at umabot din ng 24,000 pesos ang ini-invest ni Ping every year. Niyaya niya si Pong na mag-invest na rin dito para sa retirement fund niya. Ang sagot naman ni Pong, sana kapag malaki na ang sweldo ko. 10 years later, sa edad na 32, na-realize ni Ping na gusto niyang maging full-time public school teacher. Agad siyang nag-resign at naging teacher. Hindi na siya nakapagdagdag sa investment niya at nakalimutan na niya ito. Nanatili sa trabaho si Pong hanggat sa na-promote siya ng na-promote. Sa edad na 40, naging vice president na si Pong ng kumpanya ang pinagtatrabahuhan niya. Magmula noon, nagsimula ng mag-ipon at mag-invest si Pong. Dahil marami na siyang extra money, nakakapag-invest siya ng mas malaki. Every year, 48,000 ang ini-invest ni Pong. Doble ng kay Ping dati. At kumikita rin siya ng 10% na compound interest dito. 10 years din nag-impok si Pong. Hanggang sa edad na 50, na-realize niya na gusto niya maging rockstar. Agad siyang nag-resign para maging musikero. Nagkaroon naman siya ng tatlong album pero wala ni isa dito ang naging platinum. Hindi na din siya nakapagdagdag sa investments niya mula noon. Lumipas ang ilang taon bago muling nagkita ang magkaibigan. At age 60, nagkita ang magkaibigan, isang teacher at isang rockstar. Can you guess kung sinong mas malaki ang naipon? Si Ping, maagang nag-invest pero maaga ring tumigil. Nakapag-invest siya ng 240,000 pesos over 10 years. Si Pong, late nag-invest. Nakapag-invest siya ng 480,000 pesos sa loob din ng 10 years. Sa 10% annual compound interest, more than 2 million pesos ang savings ni Pong. Pero sa totoo lang, mas malaki ang naipon ni Ping. Sa 10% annual compound interest, umabot sa 6 million pesos ang pera ni Ping. Halos triple ng naipon ni Pong. Because Ping invested earlier, his money had more time to grow. Kahit na maagas ang huminto sa pag-invest, his retirement fund never stopped growing. Si Pong naman, even if he invested twice as much as Ping, his money did not earn as much kasi nga kaunti na lang ang panahon. Time is money. At kung mas maaga tayong mag-i-invest, mas malaki ang kikitain ng pera natin. Okay, so nandito na tayo sa exciting part. Okay, ano nga ba ang mutual fund? Ang mutual fund ay isang investment company na nag-gather ng pera mula sa mga iba't ibang investors, including you, para i-invest ng mutual fund manager sa mga various investment vehicles such as stocks and bonds. Depende yan sa investment objectives and policies ng company. Ang mutual fund ay regulated po ito ng Republic Act No. 2629 or Investment Company. Ito po ay batas. Hindi po ito focus-focus lang, okay?
Ito po ay regulated, okay? And since 1960. At meron po tayong 50 different mutual fund corporations. Lahat po ay miyembro ng PIFA. PIFA, Philippines Investment Funds Associations. Ito po ay tax-free investment. Ito yung good news. Okay? Di ba sa bangko, may dinakyan gawa ng tax and inflation pa. And then, pwede kang mag-add at mag-withdraw anytime. Hindi mo na kailangang mangutang pa. Pero para ma-preserve mo ang iyong investment, meron po tayong solusyon para hindi kang mangutang if ever nakakailanganin mo ng pera at ma-preserve mo yung iyong investment, hindi mo siya ma-withdraw. So ano nga ba yung mga benefits ng mutual fund investing? Number one is very affordable. Alam mo ba na pwede ka na magsimula sa very, very low capital na 1,000 pesos? Pwede kang mag-add ng additional investment na 20 pesos. And number two, benefits is diversification. Ibig sabihin, nakakalat po yung investment. Alright, para maiwasan ang pagkalugi. And number three is very convenient. So ako bilang OFW, okay, ay through online na po yung pag-i-invest ko. Ganon din po yung mga anak ko. At syempre, makikita mo, dahil nga IFG member ka, makikita mo sa yung dashboard ang takbo ng iyong investment na Solvivo Fund. And syempre, lahat na po ay online. Magsasubmit ka ng mga requirements online. Pero kapag IMG member ka na, hindi mo na kailangan magsubmit ng maraming mga forms. Unlike before na nagsasubmit po kami ng hard copy o original copy ng form na may signature namin. Pero ngayon, very convenient na pwede nang gawin online. At wala na po yung mga form na yan kapag ikaw ay IMG member. And professional management, syempre, may enjoy mo yung benefit ng benefit nito dahil meron po tayong professional fund manager na magma-manage ng iyong investment. Pa-chili-chili ka lang, kahit kahit saan ka magpunta, natutulog ka, busy ka sa trabaho, you are with your family. As long as nakapag-invest ka, bahala na po doon ang mutual fund manager or yung professional fund manager. Sila po ay mga experts pagdating sa stocks, okay, sa stocks market. Sila po ang nagmo-monitor. Regular monitoring po yan. And liquidity. Ang mutual fund investors na po ay pwede na po mag-redeem anytime, anywhere. Ako bilang OFW nasa Israel, nakapag-redeem na po ako nung last year sa Philippine Fund Incorporated. Kami po mag-iina. So through online na rin po yan. Pag-deposit ng iyong pera through online sa iyong bank account o kaya cheque. And napakadali na rin po ng proseso as long as na kumpleto yung hinihingi mga requirements. Through email na lang na rin po yan. Wala ka nang poproblemahin na pupunta ka sa opisina para mag-submit ng mga forms. Wala na pong ganun. Lahat po ay email, lahat po ay through online. Kahit sa pag-deposit o pag-transfer ng pera ay through online na rin. Kung may online banking account ka, much better. Kung wala naman ay through check po yan. And safety. Mutual funds are highly regulated by the SEC. Ito po ay chinecheck po ng SEC. Okay? Ang ating pong mutual funds. And may regular audit din po yan. And of course, tax exempt. Gains realized upon redemption are tax exempt as stated by RA 8424 or also known as Tax Reform Act of 1997. Nung nagdidim po kami mag-iinam, nung last year wala po kaming tax. Hindi po ito katulad ng nasa savings bank account mo or time deposit once na nag-withdraw ka, meron siyang tax na deducted na 20% ng iyong pera. Dito sa mutual fund, okay, or sa iyo itong tax na kasama. Kaya buong buo mo makukuha yan, lalong-lalo na mas maganda kung IMG member ka. Kasi wala pong deduction sa iyong investment kasi entitled po tayo sa benefit na entry load, zero entry load, walang deduction sa bawat investment. And bago tayo mag-invest, kinakailangan maintindihan po natin ano yung rule of 72 sa pag-invest kasi dito mo malalaman kailan ba dodoble yung pera ko. So gamitin ang rule of 72 para
matantya mo, malaman mo kailan dodoble ang pera mo. So, ganito lang yan, napakasimple. 72 divided by interest rate for year ng pera mo ay malalaman mo kailan dodoble ang pera mo. Okay, halimbawa sa banko, naglagay ka ng 1%, okay? So, 72 divided by 1% interest rate for year equals 72 years. Every 72 years, dodoble ang pera mo. Kung ikaw ay 20 years old, may 10,000 pesos ka, alam mo ba na kapag na-reach mo yung 92 years old, saka pa dodoble ang 10,000 mo, magiging 20,000 pesos. Ang tanong, buhay ka pa kaya kapag na-reach mo itong 92 years old? May value pa kaya ang 20,000 pesos mo? Malamang na wala na, di ba? How about na meron palang investment facility na pwede mong paglagyan ang pera mo? What if may 4%? So, paano mo malalaman kailan dodoble yung pera mo? So, 72 divided by 4 equals 18 years. Every 18 years, dodoble ang pera mo. Kung ikaw ay 20 years old, may 100,000 ka. Kapag na-reach mo 56 years old, may 400,000 ka na. Oh, masaya ka na ba, di ba? Nagdoble, ano, di ba? Pero what if malalaman mo sa presentation nito saan mo pwedeng ilagay ang iyong pera para mag-earn at dumoble, okay? And every 6 years, dodoble ang pera mo. Kung malalaman mo lang, okay? Kung malalaman mo lang. Pero ngayon, ibubunyag na natin. Ito ang mga investment facilities na nagbibigay ng 12%, malalaman mo maya-maya. Paano dodoble? Okay, 72 divided by 12% interest rate per year. Every 6 years, dodoble ang pera mo. Kung ikaw ay 20 years old, may 100,000 pesos. Kapag na-reach mo ang 56 years old, abay, meron ka ng 6.4 million pesos. 16 times ang gap ng 4% sa 12%. Ngayon, dito mo malalaman saan mo nga ba ilalagay ang iyong pera para mag-earn ng at least 12% per year at dodoble ang pera mo every 6 years. Malalaman na natin yan. Halimbawa, naglagay ka nga sa banko ng 100,000 pesos. May interest na 1%. Oh, you are so happy. May 1,000 pesos ka. Pero may tax pala na 20%. Ibabawas na yan. So that after tax, meron kang 100,800 pesos. Okay na rin yan. At least sumubong pera mo ng 800. Pero remember, meron po tayong inflation. Dito, base po dito ay 4%. So, mababawasan niya yon ang capital mo and yung kontintubo ng 4,000 pesos. Actual return after tax and inflation, 96,800 pesos. Nawalan ka na ng malaking halaga, di ba? Dahil nga sa tax and inflation. Ngayon, ang tanong, Miss Esri, bakit maraming tao ang nai-scam sa investment? Tatlong dahilan lang po yan. Una ay ignorance, greed, and short-term mindset. Ignorance, kawalan ng kaalaman sa pag-invest. Kaya naman, a close-minded person, ang gusto lang nila ay kumita yung pera. Kasi nga, doon nandun yung pagiging greedy, yung pagiging sakim sa pera na gusto na lumago ka agad, na may short-term mindset na within 6 months, lalago na yung pera mo. Pero dahil nga sa ganitong attitude, nawawalan po tayo ng pera at nabibiktima ng scam. Kaya naman, you are so lucky kasi nandito ka sa presentation nito, malalaman mo saan mo nga ba ilalagay ang 1,000 pesos mo o saan mo i-invest para lumago. At dagdagan pa ito para at least ma-achieve mo yung financial goals mo at ma-beat ang inflation. And of course, syempre katulad kanina, ayun, na-lose na yung pera mo kapag nilagay sa banko. May 3 financial stages tayo sa buhay natin. Alamin natin ano-ano nga ba yun. Stage 1, productive years. Stage 2, midlife year. And stage 3, retirement year. So anong meron sa stage 1? Yung productive years, lahat tayo dito belong. Man at work. Okay? Yung mga hindi pa nagre-retiro o hindi pa o nagtatrabaho pa, everybody belongs here sa stage 1 na ito. Pero ang goal natin ay makatawid sa stage 2 na man and money at work. Kasi meron po tayong investment na nasimula na at nagpapatuloy para makatawid tayo dito sa stage 3 ng financial life natin na money at work. Kasi meron ng investment na naipunda noong tayo ay nasa stage 1 and stage 2. At tumawid na tayo sa stage 3, which is money working for you kasi may investment na.
we are living on interest na ang sarap ng buhay. So dito sa year na ito, retired na rin po tayo, wala na tayong kakayang magtrabaho, pahayahay ng buhay natin kasi nga we are having investment na may prepared noong tayo ay nagtatrabaho pa during our productive years and during our midlife years. Kaya napakahalaga na ikaw ay aware sa stage na ito. Kung ikaw nandito sa stage 1, it doesn't matter. Kung ikaw nasa stage 2, it doesn't matter. Ang mahalaga ay makatawid tayo sa stage 3 na kapag dumating na yung time na mag-retire, hayahay na yung buhay natin kasi money is working for you na. Nakapag-prepared ka na. Kaya mamahalin ka na ng iyong mga apo. Pag-aagawan ka na ng iyong mga apo, ng iyong mga manugan. Dito ka na daddy, dito ka na mami. Kasi may biyaya kang ibibigay sa kanila. May biyaya, peace of mind ka sa kanila. Okay? So, ang goal natin ay makatawid dito sa money at work. Okay? Stage 3. Para naman, ma-enjoy natin yung buhay natin na may ngiti, masaya, may peace of mind. Dahil money is working for us na. Okay, sabi dito, money takes time to grow. That is definitely 100% agree ako dyan. Kasi yung pera, hindi po yung nag-grow agad. Hindi po yung katulad ng munggo o kamatis na kapag tinanim mo ngayon, after a few weeks or days, ay mag-grow na yan. Ang pera ay katulad po yan ng puno ng mangga, ng bamboo, o kaya ng niyog na it takes time to grow. It takes time na kinakailangan po yung alagaan, palaguin, at dapat maging maingat para hindi mawala ang pera. And ano ba yung purpose natin sa pag-invest? Kinakailangan malinaw ano yung ating goal. Okay, ito ba ay para sa health natin o para sa retirement natin o sa education ng ating anak, sa ating house and lot, bubili tayo ng car, and para sa ating traveling or makapag aliw-aliw tayo, di ba? Alamin mo kung saan ka patungo. Alamin mo ano yung goal mo, ano ba yung purpose mo sa pag-i-invest. Kasi kapag may goal ka, mas madali mo na ngayon matatrack ang bawat investment mo. Ay, ito pala para sa education ng anak ko, ito pala para sa house and lot namin, bibili ako ng car after 5 years, 8 years, ito para sa retirement, para naman ito sa aking traveling, at para ito sa aking pagtanda, di ba? So, sa pag-set ng goal, sa pag-i-invest, kinakailangan meron kang formula, SMART kung tawagin. S, specific, dapat alam mo. Dapat ma-clear sa'yo ano ba yung gusto mo. Specific ka dapat. Gusto mo ba na after 5 years makapagpagawa ka ng bahay, after 10 years makabili ng sasakyan, and etc. M, measurable, dapat na may measure mo yan, di ba? Alam mo dapat. A, attainable, kailan mo ba ma-attain yan? After 5 years ba o 10 years? Ah, realistic. Okay, dapat makatotohanan naman, di ba? Hindi malayo sa iyong goal. And time-bound, dapat may time na may measure mo dapat. So dito, sa short-term goal, gagamitin mo yung pera within 1 or 2 years. Kung gagamitin mo ang pera within 1 or 2 years, dapat safekeeping lang yan. Sa banko mo na lang ilagay. O kaya naman, yung sa investment na very conservative. Okay, para makuha mo agad yung pera mo. And then medium-term goal, gagamitin mo ang pera within 3 to 6 years. And long-term goal, mga dapat mong paghandaan more than 8 years. Okay. Ngayon, sabi nga ni Sir Rex Mendoza, siya po ay isang financial guru and president and CEO ng Rampur Financial na nagtuturo rin po ng financial literacy sa IMJ sa aming mga members na sabi niya, goals without deadlines are just dream. Dapat ma-monitor mo. Okay? Dapat meron kang goal. Okay? Alamin mo yung SMART. And of course, sa investing, meron po yung dalawang types of investing. Direct and indirect. So, ito po ay ma-access mo kapag ikaw ay IMG member na. Both of them. Okay? Ma-access mo yan sa IMG. Meron kang yan sa iyong dashboard. So, ano ba yung direct investing? Ito po yung stock market. Ikaw ang bibili ng shares, ikaw ang magma-manage ng iyong portfolio. Ikaw ng lahat. Ito na yung magre-research ano bang magandang blue chips companies o stock or companies na pwede mong paglagyan ng pera mo. And dapat may good source of information ka other than
that kapag wala kang magandang source of information, baka mawala yung pera mo. And yan, high yung potential rate of return, pero high risk din. Lalo na kung beginners ka pa lang sa investing, napakahirap nito. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, okay, syempre dapat before 9 o'clock sa before 9 o'clock sa Pilipinas, dapat ready ka na, di ba? Paano kung malaki ang malaki yung gap ng oras ninyo? Pupupuyat ka. So, tapos may trabaho ka pa in the following days. So, kinakailangan na may knowledge ka dito. Hindi yung pabarabara ang pag-invest mo. Other than that, mawawala ang pera. Dapat may knowledge ka dito. May tiyaga. And of course, wait a second. Dito nag-i-invest sa mga companies na ito, sa mga gigantic companies na ito. And ganoon din naman sa mutual fund. Ang mutual fund, ito po yung tinatawag natin indirect investing. Ito yung pinagsama-samang pera ng mga investors na minamanage ng fund manager upang i-invest sa stock market. Katulad din po ito sa stock, sa direct investing, sa stock market. Dito rin po tayo nag-i-invest sa gigantic companies nito. So why not mag-ano ka na lang? Mag-indirect investing ka na lang through mutual fund kasi nga may mutual fund manager na mangangasiwa ng iyong investment. Kahit busy ka sa trabaho, kahit natutulog ka, kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, as long as na may mutual fund ka, so yung mutual fund manager ang bahala na mag-invest para sa'yo. Same din naman, dito din naman sa companies nito, nag-i-invest. Kahit sa stock market or sa mutual fund, same companies din po. Ang kagalingan lang dito sa mutual fund, meron kang mutual fund manager na mangangasiwa ng iyong investment. And how does mutual fund work? Ikaw, ako, kami, tayo, investors, na pinagsama-sama yung mga pera, okay? Na ang fund manager ang mangangasiwa para bumili ng mga securities like bonds, stocks, gold, and etc. And of course, kikita, mag-generate ng income. Yung income na yan, ibabalik sa ating mga investors. So, paulit-ulit lang po ito. Ganun po mag-work ang mutual fund. So, kapag ikaw ay isang investor na through IMG, okay, ay be consistent sa pag-invest. Kahit naman 100 pesos, kahit magkano, kahit nga 20 pesos, pwede ka na mag-invest eh. Ang mahalaga, regular o consistent ka nag-invest at may goal ka. Okay? Malinaw dapat sa'yo yung goal mo para bakit nga ba mag-invest at para saan, kanino, hanggang kailan ka mag-invest. Dapat malinaw yan. At ito po ang mutual fund companies na affiliated sa IMG. Remember, ang IMG po ay hindi nagbebenta ng mutual funds, okay? Ang Rampart Financial po ang nagbebenta ng mutual fund. Ang IMG lang po ang nag-guide sa atin saan nga ba natin pwedeng ilagay ang ating pera para mas maunawaan at mas ma-apply natin yung natutunan nating konsepto ng financial education na tinuturo ng IMG. So dito po natin inilalagay ang ating pera sa mutual fund na ito. Okay, so ang Rampart Financial as IMG Trusted Investment Partner. Ayan. So kapag ikaw ay IMG member na, automatic na meron kang zero entry fee. Wala na pong deduction sa bawat investment mo. Buong-buo, kung naglagay ka ng 10,000 pesos, buong-buo na i-invest yun ng mutual fund manager. Walang deduction. So, maya-maya, ipakikita ko sa iyo. So, yung binili na, ano nga ba yung binibili ng mutual fund manager? Anong tawag doon? Ito po yung net asset value per shares or NAVs. Halimbawa, ikaw, may 1,000 pesos, initial investment mo sa IMG through a Solvibo fund. Okay? At ang NAVs is 1 peso. Meron kang 1,000 shares. Kaya sino bumili ng 1,000 shares? Ang mutual fund manager. Wala ka na kinalaman dito, di ba? So, yun ang galing. Yun ang kagalingan ng mutual fund investment. So, halimbawa, si Marky nag-invest ng 10,000 pesos sa mutual fund. At nung bumili siya, ay 1 peso lang per share. So, meron siyang 10,000 shares in return. And then, after 5 years, the price is now 1.75 pesos per share. So, in 5 years, umakyat ang kanyang investment ng 75% at kumita siya ng 17,500. Ikaw bang gumawa niyan? Hindi. Ang mutual fund manager. Siya ang nag-monitor, siya ang bumili ng mga shares para sa'yo. Hayahay ang buhay, okay? Pero ang mutual fund manager ang gumawa ng trabaho para sa'yo.
So, ano yung types of mutual fund? Number one is bond fund. Ito yung mostly invested sa fixed income securities. Kung gusto mo yung stability and reasonable growth, okay, above inflation, bond fund yan. Conservative kung tawagin. May capital preservation. Ang interest rate niyan is 4% up to 6% per annum. Depende sa performance ng stock market. And number two is stock fund. Okay. So yung ini-invest yan sa variety of stocks and equities. Very aggressive po ito. So may capital appreciation. Ito na ang sinasabi ko sa iyo kung saan mo pwedeng ilagay ang iyong 1,000 pesos mo and palubuin mo siya. Pwede mo siyang ilagay sa aggressive fund na magbibigay sa iyo ng 15% to 18% per annum. Ito yung sinasabi ko sa iyo, blue chips, okay, na nagbibigay ng 15% to 18% per annum. Ito yung sa rule of 72, kung natandaan mo, yung nagbibigay ng 12% per 12% interest rate per year, and after 6 years, magdodoble yung pera mo. Okay, so sunod naman ay balance fund. Ito yung combination ng profitability of equity investment and the stability of fixed income instruments. Balance, moderate lang po ito. So kumbaga 50-50, yung shares mo ay mula sa government securities and then sa blue chip companies na nakatulad mga Jollibee, Miracle, and everything. So ito po ay meron 12% to 15% per annum. Okay? Pero depende yan sa takbo ng ating stock market. And money market fund, ito po ay napaka very conservative. Yung mga taong takot sa high risk, diba? Yung takot mawala ng pera, di ba? So parang ito ay short-term deposit lang tulad sa banko. So recommended na less than 1 year na investment. Ngayon, okay. Ang tanong is how to invest in stock market or sa mutual fund. Basic requirements is must be an IMG member first to avail the zero load. And hindi lang naman zero load ang benefits mo kapag member ka na ng IMG. We have 63, okay, amazing membership benefits as IMG. Kung gusto mong bumili ng car, pwede mong ipasok sa auto program ng IMG para magkaroon ka ng malaking discount. Kung gusto mo naman ng ibang mga life insurance, pwede rin na pumasok ka sa IMG. Kung gusto mo ng healthcare, mga financial products, kung gusto mo ng non-life insurance para sa kotse mo, sa bahay mo, sa mga jewelries mo, okay? At kung gusto mo naman na 2 sessions sa mga abogado, okay? Meron din po na abogado or free consultation ang IMG. Kaya hindi ka nalugi sa 6,000 pesos kung ikaw ay nasa Pilipinas, at kung isa ka namang OFW na katulad ko ay from 8,000 up to 10,000 pesos one-time payment na yon, at depende po yun sa country kung saan ka naroon. And then fill up ka lang ng online application form para mas madali ay i-message mo ako para mag-guide kita step by step. And kapag online application ka na, syempre ang followed niyan ay payment. So ibibigay ko rin sa iyo ang bank details ng IMG para makapag-deposit ka. Okay, and you can also pay through credit card, upload deposit slip. Ako na rin po ang bahala diyan, basta isend mo sa akin ang iyong receipt, okay, ang receipt ng iyong pinagbayaran. And then once na-approve na ang application mo, you're gonna wait for your username and password para sa IMG portal or dashboard. So kapag ikaw ay member na, ito na ha, ang mutual fund benefits mo, kasama na sa 6,000 pesos ang 1,000 pesos na initial investment sa Sodebo Strategic Growth Fund na pwede ka na rin mag-additional invest ng 20 pesos. Imagine mo yung 20 pesos, no? So, para lang bumili ng turon. So, sa halip na ikaw ay mag-turon every day, isave mo na lang yun. Okay? And then every month, mag-invest ka sa Sodebo Strategic Growth Fund. And then, as a benefit din ng IMG member, meron kang
free investment seminars. Free yan ha, free. At ang natuturo dyan, yung na-mention ko kanina, na si Sir Rex Mendoza, talagang siya ay financial guru. And then, nagtuturo din po yung ating big three, yung may-ari mismo ng company. Alright, and many more mga bigating financial guru tulad din na Bo Sanchez. And of course, sa mutual funds, zero entry fee. Ibig sabihin, wala ng deduction sa bawat investment na ginagawa mo. Okay, so ito nga, zero load forever as long as na active IMG member ka. And as low as 20 pesos, pwede ka na mag-invest kaysa naman ilagay mo sa alkansya na hindi tumutubo o hindi lumalago ang pera mo. So ilagay mo na lang sa iyong investment para lumaki o lumago ang iyong pera. Okay? At may maasahan ka sa pagtanda mo. Ba ang effect ng zero load entry? Okay. Halimbawa, itong si Juan. Itong si Juan at si Pedro, magkaibigan. Okay, nag-invest pa rin ho sila ng tigwa 100,000. Itong si Juan, okay, ng IMG member siya. Kaya naman, every time na may investment siya o may transaction, meron siyang 3% load or kaltas. Okay. So, sa 100,000 na in-invest ni Juan, only 97,000 ang napunta sa kanyang investment kasi nga meron siyang 3% na kaltas or load. So, ilang shares ang nabili kay Juan? Noong January 5, 2009, yung NAVs is 8 pesos and 23 centavos. Ngayon, ang shares lang niya is 11,872. And then, after 10 years, okay, December 28, 2019, umakyat bigla, okay, ang NAVs, okay, naging 37.89 for shares na. So, yung 97,000 ni Juan ay nagkaroon ng investment value na 449,830. So, tingnan natin itong si Pedro na IMG member na nai-enjoy niya ang zero load. Ibig sabihin, yung in-invest niyang 100,000 pesos ay buong-buo na ibinili ng shares. So, ilang shares kaya ang nabili ng 100,000 noong 2009? 12,146. Mas malaki kaysa kay Juan. Tama ba? And magkano yung investment value niya noong December 28, 2019? Okay? Nagkaroon siya ng total na 460,211. So, tingnan natin yung difference ng kay Pedro at kay Juan na investment. So, ang laki ng difference, tingnan mo ha, 10,381. Kasi nga, itong si Juan ay every transaction or every investment, meron siyang 3% load o 3% na kaltas sa kanyang investment kasi hindi siya IMG member. So, kung halimbawa, itong si Juan may investment na 1 million pesos, aba, malaki-laki din ang kaltas sa kanya. Isamantalang si Pedro, kahit 5 dolyar, walang kaltas. So, yung 1 million na yon ay ibibilin lahat ng shares. So, malaking ang kanya magiging investment value. Di ba? So, kitang-kita natin sa chart. Kaya mas maganda talaga na ikaw ay IMG member. At sabi ko nga before, hindi lang naman zero load entry fee ang iyong benefit. So, maraming tayong mga benefits. Okay? May mga financial seminar tayo, workshop tungkol dito sa savings, investing, and etc. And ang IMG, okay, ito ay one-stop shop. Ibig sabihin, ay pwede kang bumili ng mga financial products. Halimbawa, okay, ikaw ito, meron kang access sa mga major providers tulad ng healthcare. Okay? Meron po tayong Kaiser. And then life insurance, Manila Bankers Life. Alam mo ba na ang Manila Bankers Life ay pinakamura ng insurance sa buong Pilipinas? And ito po ay may life insurance and investment na rin. And then, once na member ka ng IMG, automatic na meron ka na din Fidelity Life Insurance worth 50,000 pesos ng katumbas nito ay St. Peter. Okay? Pag meron ka ng dashboard, puntahan mo lang itong Fidelity Life, i-click mo lang yung link
para makapag-fill up ka and makapag-terma and automatic na meron ka na kaagad noon. And then, marami pang mga life insurance. Okay. And then, investment. Ito nga, sa investment, sa mutual fund, ito, na manage ng pinamamahalaan ng Rothbard Financials like Solvibo at Trump Equity, Philequity, BPI, FAMI, Sun Life. So ito po yung mga mutual fund na pwede mo paglagyan ng pera mo. Starts from 1,000 pesos na para lumago. At dito mo rin pwedeng ilagay, kung natatandaan mo yung rule of 72, doon mo makikita kung kailan nga ba dodoble ang pera mo. Depende kasi yon sa paglalagyan mong investment facility. Katulad ng mga mutual fund companies na ito, ito ay nagbibigay, di ba, kita mo kanina, ng at least 15 to 18% per annum, interest rate per annum, depende sa takbo ng stock market. So, mas maganda kaysa sa banko. And then, kung mahilig ka sa real estate, ayan, may mga companies tayong affiliated, SMBC, Ayala Land, DMCI Homes, ayan. Meron ka rin ditong commission, kikita ka rin dito. And general insurance, kung meron kang kotse, mga jewelries, mga bahay, apartment, condominium na gusto mong bigyan ng insurance, okay, lagyan ng insurance, pwede kang mag-apply dito sa mga general insurance companies nito at may discount ka rin dito. And doon sa allied services, okay, yan sa Mount Everest, ayan. And doon nga po sa lawyer, ito pong ATS. Yan, pwede po natin gamitin o mag-consulta ng libre. So disclaimer lang, ang IMG does not sell mutual funds. All mutual funds are sold by Rambler Financial. So ito yung na-mention ka kanina, na kapag hindi ka IMG member, meron kang 2% up to 3.5% na sales load every additional investment or every transaction sa iyong investment. Sayang din naman, di ba? Samantalang kapag ikaw ay IMG member, wala ka ng kanta sa lahat ng iyong o sa bawat transaction mo. And then, ito yung sample. Ito yung aking confirmation notice na galing sa Philequity Management Inc. noong August 11, 2023, okay? Na noong bumili ako ng shares, okay, wala na po akong sales load. Nakikita mo dito, 0.00%. So yung aking nabiling shares, kasi maliit lang naman yung aking na-invest, okay, 1,800 pesos lang, pero nakabili ako ng 54 shares. And ang good news, ito, wala po akong sales load, 0.00%. Okay. So, once na IMG member ka na, marami ka na mga membership benefits. Okay. Isa na dito, ito na, 100,000 pesos na accident insurance, kahit 50,000 pesos burial cash assistance, ito yung 1,000 pesos na mutual fund investment. And then may emergency loan assistance na 50,000 pesos. Free, unlimited consultation, and many, many more. And of course, as I mentioned kanina, na provided ng IMG ang free financial workshop or free seminar workshop para sa how to increase cash flow, paano mababayaran ng utang, okay, paano ba yung financial foundation, paano mag-accumulate ng wealth, and retirement planning, building a business, and etc. And ito pa ang good news, ha? Kapag ikaw ay IMG member, nabypass mo na yung middleman o kaya agency o agent o kaya banko. Halimbawa, bibili ka ng sasakyan. So, ipasok mo sa IMG. Kapag yan, ipasok mo yan sa auto program ng IMG, meron kang discount. So, yung discount ay malaking tulong na yon para sa atin, di ba? At kung ipapa-insured mo naman ang kotse mo, ipasok mo rin sa IMG kasi meron silang mga non-life insurance na affiliated na magbibigay sa iyo ng malaking discount. And many, many more discount ang makukuha mo dito sa IMG. And of course, may knowledge ka pa, may education, and then pwede mo pa itong execute itong mga pinag-aralan natin and share sa ibang tao. And of course, building your wealth or solid financial foundation
ang step one dyan ay financial education. Kasi useless ang yung investment and everything, ang yung mga properties kung wala kang financial education. Kasi kapag hindi mo alam kung paano maghawak o i-manage na mabuti ang iyong pera, usap po yung maglalaho. Okay, baka sabihin mo, nasaan na yung pera ko? Dapat talaga, first foundation ay financial education. And then, increase cash flow. Kasi hindi rin sapat na isa lang yung ating source of income. Sa pag-increase ng cash flow, kailangan meron kang extra income and at the same time, reduce expenses. And number three step, third step is healthcare na may short term and long term. Alam ko na nagtatrabaho ka or estudyante, something like that. Automatic kapag may nagtatrabaho tayo o kahit nasa abroad, katulad ko, meron tayong short term. Ang problema, pag tayo nag-for good or nawala ng trabaho or na-terminate, nag-resign, automatic na wala na rin itong short-term healthcare. So why not, habang nagtatrabaho ka, malusog, bata, isabay mo itong long-term, which is yung Kaiser. Kasi ang Kaiser, meron na itong healthcare, life insurance, and investment na rin. And protection, ikaw, breadwinner, kailangan mo talaga ng protection. Kasi ang protection, hindi yan para sa'yo. Yung life insurance, para yan sa family mo. If ever na may mangyaring masama sa'yo at ikaw ay may life insurance, may instant money may iiwan para sa family. Tama ba? So, eliminate debts. Ito rin. Alam mo ba na ang utang ay anay sa ating financial aspect? Kasi kapag marami kang utang, stress ka, depressed, hindi ka makapag-ipon. Ba? And then, emergency fund. Dapat meron kang nakasave na 6 to 1 year na emergency fund if ever na masira ang iyong bahay o sasakyan or mawalan ka ng trabaho, so may madudugot ka. And ito na po yung kahuli-hulihan investment, which is stocks, yan, mutual fund, UITF, real estate, yung REIT, and then many more. So, nasa tuktok yung investment. Kasi nga, ito yung huli natin dapat na gawin. Pero ang good news, okay, ang good news, itong investment, healthcare, and life insurance, pwede mo yan makuha sa isang product, which is Kaiser. Ito yung sinabi ko sa iyo na paano kapag nangailangan ka ng pera, di ba? Kanina sa first part ng video na sinabi ko na pwede kang mag-withdraw doon sa iyong investment. Pero pwede mo namang i-preserve ang iyong investment kapag meron kang Kaiser. Kasi ang Kaiser may healthcare yan. Usually, ang problema sa mga Pilipino, nawi-withdraw o na nabebenta ang mga investment kapag nagkakasakit. Okay? Kasi nga, walang healthcare. Kung mapapansin mo dito sa ating steps, okay, na solid financial foundation, third step ang healthcare. Okay, and then the fourth is life protection. And then the last step is investment. Kasi ito yung second level of investing, itong investment. Ang first level of investing is Kaiser, kasi may health scale, protektado ka talaga dito, protection and investment. Okay, so sabi nga, those who harness the power of compounding interest wins. But those who start early wins more. Time is of great value. So, ibig sabihin talagang oras ang ating kalaban sa pag-invest. Kaya naman, napakahalaga na tingnan natin mabuti itong about mutual fund. Okay? Paano mo mapapalago o may invest yung 1,000 pesos mo. And sabi nga, an investor without investment objectives is like a traveler without a destination. Tama naman nga yun eh. And ngayon ang tanong, how to open mutual fund account? Sabi ko kanina, be an IMG member, syempre. And then, kung ikaw ay nasa Pilipinas, 6,000 pesos ang membership fee, one-time payment na yan. And kung ikaw ay nasa abroad or OFW, from 8,000 up to 10,000 pesos, depende na yun sa country mo, one-time payment na rin. And syempre, kasama na doon yung 1,000 pesos na initial investment sa mutual fund sa Solvivo. And kapag ikaw ay
na-approban, IMG member ka na, meron kang dashboard. Actually, this is my dashboard. And makikita mo, ayan, yung insurance, and then ito sa Libo Fund. Ayan, i-click mo lang yung click here kasi wala, kasi kailangan mo na makompleto mo na yung application, yung online naman yun eh. Sasagutan mo lang yung paperamahan mo lang yun. Ganon din itong Fidelity Life Insurance. I-click mo lang yung blue button para ma-direct ka sa isang page kung saan sasagutan mo din yung form. Kaya madali lang yun. Online lang din yun. Para mas madali mong magawa, okay, i-PM mo lang ako para mag-guide kita. And then, syempre, Kaiser. So, thank God, bayad na ako sa Kaiser ko. And ito na, anytime, pwede kong i-download o i-print yung aking health card. And then, of course, meron po tayong vision care and et cetera. Yan, yung IMG Auto Program. Pwede ka mag-avail dito ng malaking discount. So, i-click mo lang yan para sa mga instruction. Napakadali na po nito. Lahat na sa dashboard mo. Kahit saan ka magpunta, as long as na meron kang cellphone, pwede mo nang buksan. Araw-araw, bisitahin ang dashboard mo. Okay. So, ang IMG, okay, nagtuturo kami. Alright? Lagi namin itinuturo yung 3E sa IMG. Ito yung education. We provide the financial knowledge. Katulad kanina, tinuro ko, pinaliwanag ko ano ba yung mutual fund, bakit kailangan mong mutual fund, ano yung dapat mong paglagyan sa mutual fund, and etc. So we are providing financial knowledge. And of course, execution. Hindi lang knowledge. Kailangan i-apply mo yung natutunan mo o yung itinuro sa'yo. Execute mo yon. And access mo yung products and benefits. And of course, entrepreneurship. We provide the best business opportunity. Okay, kung ikaw ay naghahanap ng extra income, ito na, pwede mo nang gawin ng IMG once na-approve na ang iyong application. Imagine mo yun ha, sa 6,000 pesos, pwede ka naman start ng business mo na pwede mo dalhin anywhere, anytime, okay, around the world. Okay, so with IMG, okay, you can build your solid financial foundation. So, paano? Of course, yung increased cash flow. Yung kanina, yung financial education through IMG. And the second is increased cash flow. So, gawin mong IMG business. And then, yung community natin. Tayong lahat, investor doon sa community ng IMG. Saver, entrepreneur, investor, educator. And then, healthcare and protection, yan. Meron tayong Kaiser. Life insurance, ito most 18 or most GRP para sa OFW. Alam mo ba na itong most 18 and most GRP ay pinaka murang insurance o life insurance sa Pilipinas. Pinaka na yun ha, wala nang hihigit pa. So, kung gusto mo magkaroon ka ng life insurance, okay, so, maganda rin na magkaroon ka ng most 18 kasi napakamura nito. And then, ito po ay may life insurance na and investment. Ang Kaiser, life insurance, investment, and healthcare. Tatlo na po yung tatlong component na kaagad siya. And then, kung gusto mong mabayaran yung mga utang mo, makawala ka na sa mga utang. Okay? So, do IMG business. And then emergency fund, gusto mo makapag-build ka ng emergency fund, IMG business. And investment, ito sa investment, ito yung pwede kang kumuha ng Kaiser. Okay, pwede yung most 18, kasi ang most 18 nga, may life insurance and investment. Mutual fund, ayan na. And of course, pwede rin sa stock market through my trade. Lahat nandito na. Ito nga tinatawag natin na one-stop shop ang IMG. Lahat ng financial needs, financial products, provided na. Ang gagawin mo na lang, i-execute. Ngayon, kung gusto mo mag-increase ang cash flow, okay, do IMG member. Anytime, anywhere, pwede mo siyang gawin. At yung mga videos, mga webinars, nandun na rin po yun sa ating dashboard. Papanoorin mo na lang yun kung paano gawin ang IMG. And may group po tayo, may community na magagabay sa'yo. Okay?
So, take action. Kasi we have to secure your future now. Hindi tayo dapat magpa-banjing-banjing lang, di ba? Sabi nga, sa pag-invest, okay? Time is our greatest enemy or ally. Okay, so sabi nga, no matter what your excuse not to save or invest, one thing is for sure, you're going to get old next year. Except kung punin na tayo ni Lord talaga, hindi na tayo tatanda sa susunod na taon, tama ba? Pero kung habang buhay tayo, tumatanda tayo ng tumatanda. So paano naman pag tayo tumanda na? Paano ang ating kinabukasan, ang ating pagtanda? Kung wala tayong investment, kung wala tayong health care na naipundal habang tayo ay nasa stage 1 o yung active o yung man at work, and then stage 2 na money are working together. Okay, so no matter what your excuse is, your child will grow up and enter college, and you need more money for their education. Lalo pa ngayon na halos every 2 years o 5 years tumataas ang tuition fee. And hindi lang naman tuition fee ang ating dapat na paghandaan, tama ba? Yung pang-araw-araw na gastusin, yung boarding house ng ating mga anak, yung weekly allowance, di ba? Dapat pinaghahandaan natin yan. No matter what your excuse is, you will eventually retire. Okay? Kahit pa sabihin natin, gusto ko pa magtrabaho kasi wala pa ako investment, wala pa ako naipon, ang mga anak ko nag-aaral pa. Kapag dumating na yung time na ikaw ay magre-retire ka talaga. Wala tayong magagawa doon. And then, kapag nag-retire ka at wala kang naipundar na investment at passive income, automatic na stop na rin yung ating active money, yung ating sweldo, di ba? So, wala na. Paano na ang pagtanda? You have to be prepared for these kinds of situation. Be an IMG member now. Learn the right way of saving and investing, and learn how to earn extra money. Napaka mahalaga po niyan na may extra income po tayo. And at the same time, ito nga ang IMG, nagtuturo ng 3, education, financial knowledge, execution, siyempre yung ating mga platform, yung ating mga financial products, kailangan na may apply mo yon sa yung sarili, and then entrepreneurship, business. Okay, so thank you so much, and I hope may natutunan ka dito sa ating video na ito. And if you have questions, just let me know. Okay, you can message me sa aking Facebook, SP Banaag, and TikTok, YouTube, SP Banaag. Thank you so much sa pag-subscribe mo sa aking YouTube channel. As it is now growing. Okay, thank you so much. God bless you. And of course, contact me sa telephone number ko dito sa Israel, nandito sa screen. And email me at contact@spbanaag.com. So makita po tayo, and kung may mga questions ka, feel free to message mo ako na kahit anong oras ito sa Israel, basta nabasa ko yung message mo, sasagutin kita. So pag-isipan mong mabuti na thank God, nagkaroon ka ng idea paano i-invest ang 1,000 pesos upang lumago. So ang first step ay magpa-member ka sa IMG. And then, meron kang kaagad na initial investment na 1,000 pesos sa iyong mutual fund. Dagdagan mo lang yon, keep investing, no matter what happened, kahit 20 pesos, pwede kang maglagay sa iyong account, walang problema. So, ang goal natin, dapat malinaw yung goal natin, bakit ka mag-i-invest. At syempre, ano ba yung kahalagahan ng pag-invest? To beat inflation, and of course, to achieve your financial goal. Have a good day. Thank you so much. And God bless you and your family.